Hi guys! Kung bago ka sa ating channel at gusto mo ang mga ideas about plants and even making artificial plants, mag-subscribe na at i-hit din ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos. Hi guys! Welcome sa ating channel! Ngayong araw ay isi-share ko sa inyo kung paano alagaan ang mga aglonema ninyo para sila ay mabilis dumami nang hindi nyo kailangang maglabas ng pera sa mga fertilizer. In short, ang gagamitin ng ting fertilizer mga guys ay libre. So hindi nyo kailangang maglabas ng pera para gumastos sa fertilizer. Pero bago yan guys, nais ko muna magpasalamat sa mga taong sumuporta sa channel ko. Last month guys, mayroon lang tayong 30 subscribers. At ang sampo dito ay akin. Pero ngayon guys, salamat sa Panginoon. At mayroon na tayong 1,170 subscribers guys na mababait at matutulunging mga subscribers. Ang isisir ko ngayon sa inyo guys ay kung paano alagaan ang mga aglonema ninyo gamit ang tatlong fertilizers na libre pero effective guys. Na-try na namin. So mayroon kaming tatlong aglonema na sinampulan guys sa ganitong paraan ng pag-aalaga. At itong tatlong ito ay 1 year na sa amin that time. Pero wala pa rin silang anak o yung tawag dito sa amin ay saha. So hindi ko alam kung anong tawag dun sa Tagalog guys. Please comment sa ibaba kung alam nyo ang tawag dun sa Tagalog. Yung parang anak niya, tawag dun sa amin ay saha. So balik tayo guys, itong tatlong aglonema na sinampula namin ay 1 year na sa amin pero wala pa rin saha. Pero nung sinubukan namin ng ganitong paraan guys ng pag-aalaga, imagine in just 3 weeks lang, sunod-sunod na tumubo yung mga saha niya guys. So kung excited na kayo guys, excited na rin akong i-share sa inyo ang paraan ng pag-aalaga namin sa aglonema namin. Simulan na natin guys ang presentation. Ngayon, ito yung resulta ng tatlong aglonema na sinampulan namin sa ganitong paraan. Kung makikita nyo guys, sila ay sunod-sunod na nagkaroon ng saha. Ito ay sa loob lang ng 3 linggo ng pagdidilig namin ng tatlong alternative na fertilizer. So ano sa tingin nyo guys? Okay or okay kayo? Ngayon, anong paraan ang ginawa namin? Mayroon kaming 3 alternative na fertilizer na ginagamit namin guys araw-araw pero libre. Ano ito guys? Ito ay una ay ang tubig na pinaghugasan ng bigas. So wag pala nating basta itapon lang guys yung mga pinaghugasan natin ng bigas kasi pwede itong pandilig at maging fertilizer sa mga tanim natin. O hanggang 2 beses po ito pwedeng hugasan ng bigas. At ang pagdidilig nito guys ay pwede araw-araw. Ang tawag ko sa paraan na ito guys ay arise from arise. Yahoo! Ang ikalawa guys ay ang ihi po natin. So ang ginagawa po namin tuwing umaga, nagkukulikta po kami ng ihi sa bawat membro at hinahaluan namin ito ng tubig. 50% ihi at 50% tubig kasi alam naman natin na ang ihi natin ay acidic, baka mamatay ang tanim natin pag nasubrahan. At ang pagdidilig nito guys ay pwede araw-araw. Ang tawag ko naman dito guys ay ihi mo pandilig ko. At ang panghuling alternative na fertilizer guys ay ang nauuso ngayong fertilizer. Ito ay ang Vitsin Ajinomoto Umami Seasoning. Ito ay nabibili ng 4 piso sa tindahan. Ihalo ang 1 litrong tubig at ang 1 sachet ng Vitsin. I-shake hanggang madissolve ang Vitsin. Tapos, pwede na itong idilig. Ang pagdidilig naman dito guys ay once or twice a week lang. Bakit twice a week lang guys? Kasi una, para makatipid. Kalawa, hindi ko pa kasi na-try na gamitin ito araw-araw. Pero kung gusto nyo guys, pwede nyong subukan. Nasa sa inyo na yun. So, itong 3 fertilizer guys, na alternative ang gamit namin sa aglonema namin. Ang pinaghugasan ng bigas, ang dinidilig namin sa araw-araw.
Tapos yung ihi naman guys plus tubig araw-araw at isang bisis naman sa isang linggo yung may halong bitsin at tubig. So yun guys, sana ay makatulong ang video na to sa pag-aalaga nyo sa mga tanim nyong aglonema. So kung nagustuhan nyo ang video na to guys, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. At kung na-try nyo naman guys at na-prove nyo na effective, huwag kalimutan din i-share sa iba para makatulong din sa kanila. At ini-invite ko rin kayo guys na i-check ang isang video ko tungkol sa tanglad, kung paano mabilis mabuhay ang tanglad. Kasi alam ko yung iba, nahihirapang mabuhayan ng pagtatanim ng tanglad. So, may ginawa kong isang technique guys, isang experiment, in just 2 weeks lang, kayang magpatubo ng ugat sa tanglad. I hope na i-check nyo ito guys para makatulong naman sa inyo. So, yun lang muna sa ngayon guys. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko guys. Kung gusto nyo ang mga ideas about plants, i-click nyo lang ang subscribe button at hit din ang notification bell para ma-notify kayo. See you sa next video ko guys.